Kakausap natin si Ginoong Alan Tanjusay, ang tagapagsalita ng Associated Labor Unions, Trade Union Congress of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo, Sir. Si Connie Season po ito. Good afternoon, Connie, and good afternoon sa ating mga kababayan. Sapat na ho ba yung sinasabing 20 pisong aumento sa sahod na inaprobahan po ng dole para sa mga minimum wage earners? Well, unang-una po, napakadelikado po na sabihin natin na 20 pesos po yung sasabihin ng wage board sa ating mga kababayan, mga manggagawa, no? Sa panahon kasi ngayon, Tony, yung 20 pesos ay walang mararating, ano? At yung halagang 20 pesos na ito ay sa tingin ho namin ay hindi ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte sa atin. Paano ho ba daw, na-explain ho ba sa inyo paano daw nila na-compute itong ganitong 20 pesos na aumento? Ito daw po ang rung kakayanan na ang itigay ng mga negosyante at mga employers dito sa Manila. Mr. Alan? Mr. Alan, oo. Hello. Medyo choppy ho tayo, ano? Siguro mas maganda ho, subukan lang natin medyo ulitin lamang ho yung inyo po nasabi, no? Yung kung tatanungin ho kayo doon sa aumento, no? Usapin ang aumento, magkano ho sa tingin nyo ang dapat na itataas? Well, ang dapat to, dapat is more than 20 pesos dahil doon po sa Region 11 ay nag-adjust na po ng wage rate ng around 56 pesos. Sa Region 6 ay sa around 40 plus pesos. At hindi po fair kung ang i-adjust dito sa Metro Manila ay less than 40 pesos or less than 56 pesos. So ano ho ang sa tingin ninyo specifically na halaga po na dapat? 40? Well, ang nahagal po namin is around 70 pesos 70. Sa mga member ng mga wage board. Pero ang sinasabi nga ho daw ng mga ilan sa mga magnenegosyo, kapag ka itinaas pa daw, more than that, eh marami daw ang maaaring mawala naman ng trabaho. Ano hong reaction niyo dyan? Oo nga, Corey, yan palagi yung sinasabi ng mga negosyante at mga employer sa atin at na yan ay pananakot. Pero wala naman silang empirical data na nagsasabi na magsasara at malulugi yung mga kumpanya. So ano ho ang inyong susunod na hakbang? Gayon pong naliliitan ko kayo dito sa sinasabing ang 20 pesos na aumento sa sahod. Well, automatically, i-apila namin yung desisyon kung totoo nga na maglalabas pa yung wage board ng 20 pesos wage increase or wage adjustment dito sa Metro Manila. So, with this, meron ho ba kayong pang ibang mensahe po para sa dole at meron ho ba kayong mga susunod pa na mga dialogue for this, sir? Well, una-una po, pinapakiusapan namin yung wage board na sana po, wag muna nilang ilabas yung 20 pesos pa yan at i-reconsider dahil yung 20 pesos po ay baka po magalit yung mga manggagawa sa atin eh. Baka ma-ostracize lalo yung wage board sa mga manggagawa dahil ginawa po ang wage board para tulungan yung mga manggagawa. But in this case, hindi po nakakatulong kung 20 pesos lamang ibibigay. Alright. Maraming po salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Mr. Tanjusay. Maraming salamat, Connie. Good afternoon. Yan po naman si Mr. Alan Tanjusay, ang tagapagsalita ng ALU-TUCP.